Sa sobrang kaba ay hindi na malaman ni Krisa kung ano ang tamang gagawin at matinong iisipin sa mga sandaling iyon. Natatakot siya na na-excite kung kaya naman hindi niya mapigil ang mga talang katawan sa patuloy na ginagawa nilang halika ni Nick na hindi niya alam kung saan sila dadalhin o ahantong kapag hindi pa nila yon tinigilan. Namawis ng mga palad ni Krisa na sa'y na mas naging kabado pa siya. Sa kabilang banda ay mas lumalim pang emosyon ni Nick na tuluyan ng nilamon ng kanyang init na nararamdaman. Nang pareho na silang nawawala sa sarili nang dahil sa kapusukan ay biglang napadaing ng mahina si Krisa. Dahilan upang matigilan sa paghalik niyang binata, naputol yun ang ginawang ingay ng dalaga. Anong problema? Tanong ni Nick na napasandal ng noo sa noo ng dalaga. Baka sa kanyang tinig ang sobrang pagkabitin sa pinagsasaluhan nilang sumisidhi pang halik. May paltos ang sakong ko nang dahil sa taas ng takong ng heels na suot ko kanina. Nakokonsensyang usal ni Krisa. Nais ng pagsisihan kung bakit niya pa nasabing mga ito. Sinilyo pa ni Nick ang kanyang mga paa, ngunit agad din niyang nilayo ang mga mata doon. Naisip ni Krisa na baka magalit ang binata sa pagkabitin kung kaya naman dapat na nilang ituloy ang kanilang ginagawa at hindi pansinin ang sugat niya. Niyakap niya ito sa leeg pero hindi naman na masakit. Huwag mo nalang pansinin. Halika, ituloy na natin. Bilang tugon ay malakas na humalakak lang si Nick. Basang-basa niya kasi ang sobrang pagkabalisa sa mukha ni Krisa na mga sandaling iyon. Bahagya niyang pinindot ang tungki ng ilong ni Krisa na namamawis na bukso ng kanyang sobrang kaba. Alam mo, hindi mo kailangang mahiya sa akin. Pwede mo sabihin ang lahat ng laman ng isip mo at saka pang ilang beses na bang paghahalikan natin to. Nahihiya ka pa rin ba? Sa tinurang yun ni Nick ay umakyat na halos ang lahat ng dugo ni Krisa sa kanyang mukha nang dahil sa hiya. Harap-harapan kasi nitong sinabi ang bagay na yon na pilit na itinatago ng dalaga sa kasuluk-sulukan ng utak niya. Ayaw niya sumasagi ito sa kanyang isipan. Sa sobrang pula na mukha niya ay para itong hinug na kamatis. Hindi ah, sadyang masakit ang paa ko kaya. Ilang beses na tayo nagpalitan ng laway, Chris. Alam ko nang ang lasa ng laway mo. Tumigil si Nick sa panunokso sa kanya. Inabot at binuksan ng lampshade sa gilid ng kama upang lakasan ang liwanag noon. Ilang sandali pa'y kumalat ng dilaw na liwanag ng ilaw at nilamon noon ang kadiliman na bumabalot sa silid. Sinulyapan niya si Krisa na hindi pa rin humuhupang pamumula ng buong mukha sa sobrang hiya. Hindi mapigilan ng binatang mapangiti nang dahil sa itsurang yun ni Krisa. Nang di na makatiis sa kahihiyang inabot ay mabilis itong tinakpan ni Krisa gamit ang bedsheet upang ikubli ang itsura. Lumawak pang ngisi doon ni Nick na mas nahulog pang puso sa kasama niyang dalaga. Nahihiya ka ba talaga sa lagay niyan sa akin? Bakit? Alam ko namang ignorante kang babae at pangako, hindi ako mangangahas na gumawa ng anumang bagay na labag sa kalooban mo. Unless gusto mo rin naman ang bagay na yun na gawin natin. Siyempre, sino ba naman ako para tanggihan ka? Umiling ka lang at buong pusong pagbibigyan kita. Nagbibiro lang si Nick pero hindi niya alam na hindi pa talaga nagkaroon ng lalaki na kakagalaw na katawan niyang babae. Napatunayan niya yon dahil maging sa paghalika hindi to bihasa. Marunong to, oo. Pero halatang hindi niya alam ang ilang paraan ng paghalik ng tama. Sigurado siyang birhen pang katawan ng babae kung kaya lalo niya itong nagustuhan. Biyasa sa paghalik si Nick, sa dami ba naman ang labing kanya natikman at masasabi niya si Krisa ay wala pang gaanong karanasan pagdating sa bagay na yon. Hindi ito magaling humalik, pero para sa binata ay masarap ang malambot at mapula nitong labi kaya ayos lang sa kanya at kahit habang buhay na itong kahalikan niya ay papayag siya. Huwag ka nang mahiya, Krisa. Tanggalin mo na yan sa mukha mo. Nagbibiro lang ako. Bumaba ng kama si Nick upang kunin ang first aid kit niya. Bago lumabas ng silid ay nilingon niya si Krisa na natiling nakatakip ng bedsheet sa kanyang mukha. Mahina pang natawa doon ang binata. Nang masigurado naman ni Krisa na wala na doon si Nick ay asar na tinanggal niya na ang bedsheet sa kanyang mukha. Pinadyak niya ang mga paa. Ngunit kagad niyang tinigil dahil kumuskos ang sugat niya sa kama dahilan para mapangiwi. Ouch! Sambit niyang mariing nakagat ang labi sa panghahapding hatid ng mga paltos niya. Pagkaraan ng ilang sandali, bumalik si Nick dalang kahon ng mga gamot. Naabutan niya si Krisa na nakaupo na sa gilid ng kama. Humupa ng pamumula ng kanyang mukha. Lumapit si Nick sa kanya at parang hindi abugadong biglang pagsalampak na naupo sa sahig. Maingat niyang kinuha ang isang paa ni Krisa at pinatong na yon sa kanyang isang hita. Nagulantang doon si Krisa. Hindi nakahuma ng ilang segundo at ng akmang babawiin sana niya, ang pa'y natigilan siya sa higpit ng hawak ni Nick sa isa niyang binti. Ako na lang ang gagawa, attorney. I mean, Nick, ako na. Hindi mo gaanong makikita. Saka madali lang naman itong gawin.
Akmang pipigilan pa rin ni Chris ang kamay ni Nick na may hawak na gamot ngunit hindi niya na yun nagawa ng patakan na nitong nangahapdi niyang sugat. Yumuko siya at marahan niyang nilapit ang mukha doon upang hipan ang sugat nang mahinap para hindi gaano maramdaman ng dalagang hapdi na dulot noon. Masakit pa ba? Magaling ang likod na ito para sa sugat. Mabilis rin na matutuyo hanggang tuluyang mag-ilom. Hindi rin nagkakapeklat ang gamot na to. Hindi sumagot si Kriza. Sobrang natouch siya sa ginawa ng binata. Lalagyan ko lang ng band-aid para naman hindi magalaw at muling dumugo. Napalunok na ng laway si Kriza. Hindi na maalis ang mga mata sa binatang nakatungo pa rin. Sa postura niyang iyon ay kitang-kita niyang pagiging magandang lalaki ng abogado na nadipin na pa ang matangos na ilong. Nang mag-angat ng tingin si Nick ay natatarantang napaiwas ng mga matang dalaga. Ano, masakit pa ba? Akin ay isa nang matapos na. Sa mga sandaling iyon, hindi napigilan ni Krisa na mapaisip na para ang perfect naman ng binata. Bagamat sobrang taas nito na parang hirap abutin sa mga kagaya niyang una lang ay may marangyang buhay. Sa estado ng kanilang pamumuhay, hindi sila nababagay na dalawa. Kahit na may talent siya, hindi mapipigilan tuksuhin ito ng mga kaibigan. Oras na malaman nilang isang kagaya niya lang ang kasintahan nito. Kaya kung mamahalin niyang binata, kung susugal siya dito, dapat ay may maayos siyang trabaho ng kahit paano'y makaya siya nito ipagmalaki sa mga kakilala nito. OMG! Anong iniisip mo, Kriza? Tigilan mo ang pag-iisip mo ng ganyan? Ambisyosa! Sa mga sandaling iyon ay gusto siyang tanungin ni Kriza kung gaano karaming mga karelasyon niyang babae ang ginamot niya at dinala sa silid na kinaroroonan nila. Ngunit ang mga salitang iyon ay nanatila lang sa dulo ng kanyang dila. Baka awa lang naman kasi ang nararamdaman nito. At bilang kapalit lang ng lahat ng iyon ang ginagawa nitong paghalik. Tumayo na si Nick nang matapos niyang lagyan ng kabilang paa ni Kriza. Magana niyang tiningnan at nginitian ang dalaga na pumanaog na rin ng kama. Umapak ang mga paa nito sa malamig na sahig ng silid. Walang pakundangan na niyang niyakap ang dalawa niyang brasa sa leeg ng binata. Ang mapangahas niyang galaw na iyon ay kinagulat na sobra ni Nick na nahigit ang hininga ng ilang segundo. Hindi pa nakontento dito ang dalaga, tumingkaya dito upang subukang abutin ang labi ng binatang bahagyang nakaawang. Parang istatwang hindi makagalaw si Nick na blankong tinitigan lang sa mukhang dalaga at pinagmamasdan kung anong tangkang gagawin nito sa kanya. Kung sasabayan niya ito at paiirali ng dikta na nagiinit niyang katawan. Paniguradong kanina niya pa ito sinunggaban. Ang mga tingin namang iyon ni Nick kay Kriza ay nagpainit ng katawan ng dalaga na panandali ang nawala ang gumagapang nahiya para siyang nag-iibang tao bigla. Sandali lang, Chris. Awat niya ng ilang beses pang subukang abutin ng dalagang labi niya na hindi nito mawawaan dahil sa pagtingkayad nito tumingkayad din ang binata doon. Bakit? Hindi ba ito rin ang gusto mong mangyari, Nick? Palaban na sagot ni Kriza na pilit pa rin inaabot ang mukha ng binatang natatawa na sa kanya noon. Ayaw mo ba? Padaing na tanong ng dalaga na pinaseksi pantunog ng kanyang boses. Agad na kumasa si Nick sa naging hamon ng dalaga. Unti-unti bumaba ang talampakan niya na lumapat sa sahig. Naglapat ang nagbabaga nilang mga labi. Sa lakas ng impact noon sa binata na parang mawawala siya sa tamang katinuan, ay biglang inalalayan niya likod ng dalaga upang mas idiin pang katawan nito nagsimula ng tumaas ang temperatura. Humakbang siya pasalungkong kaya naman napaatras si Kriza ng ilang hakbang. Hindi alintana ang mga sugat niyang bagong lagay ng gamot ng binata. Nang dumikit ang mga binti niya sa gilid ng katawan ng kamay, napilitan siyang nangihinang mapaupo sa ibabaw noon. Maingat naman siyang nilalayan ni Nico pa makahiga siya ng maayos sa kama gamit ang dalawa niyang kamay. Hindi pa rin naghihiwalay ang kanilang labing dalawa na animoy mga glu na nakadikit. Sa nangyaring yun, hindi na nga hasan dalaga na tumingin kay Nick sa hiya. Marahang binaba niyang kanyang mga mata upang iiwas sa binata. Ang kanyang mahabang pilikmata ay naglalagay ng mga anino sa ilalim ng liwanag ng tanglaw ng ilaw. Maya-maya pa inangat niya ang isang kamay at dinikit yun sa gwapong mukha ng abogado para maramdaman niya lang ang init nito na kagaya niyang parang inaapoy ng lagnat na mga sandaling iyon, lumalim pang halika nilang dalawa. Chris, sagutin mong tanong ko, gusto mo bang ipagpatuloy natin to? Sa sandaling wala na tayong saplot sa katawan, paniguradong wala ng atrasan, muling tanong na may bahid ng pananakot sa boses ni Nick. Nahinalikan ng leeg ng dalaga, binaybay nitong balikat niya pababa na naging dahilan upang ikorba ng babae ang katawan niya. Kasi ako gusto ko pang ituloy hanggang sa tuloy ang marating natin na sabay ang rurok ng sukdulan na gusto ko mapuntahan kasama ka. Marahang tinulak niya si Nick palayo ng kanyang katawan, ngunit disidido ng binata sa kanyang ginagawa at papanindigan niya yon. Matapos itong buhay ng dugo niya, itatanggi lang siya. Nick, ungol ni Kriza na hindi nasasarapan ko hindi nasasaktan. Yes. Mapaglarong ngiting tanong ng binata na natigilan sa kanyang ginagawa.
Pinagmasdan niyang mabuting itsura ni Krisa na parang paiyak na ng mga sandaling iyon. Baka sa rin ang takot sa kanyang muka. Umalis siya sa ibabaw ng dalaga matapos sa pindutin na naman ang ilong nito. Baka pag hindi niya ginawa yon, hindi niya na mapigilan ang kanyang sarili. Bilang abogado ay alam niya rin ang babae dapat hindi pinipilit na makipagtali kung ayaw nito. Maliban na lang kung babae ang nag-aya noon, kapag magkasama tayo, hindi ko alam kung sino nagtitik ng advantage. Ikaw ba o ako? Natatawang bulalas ni Nick upang pagaanin ang nararamdaman ni Chris at upang huwag na itong mahiya. Naningkit na mga mata niya matapos sasabihin yun. Nakikita ko naman nag-e-enjoy ka sa ating ginagawa at the same time, hindi kaya hindi ko na lang itutuloy. Ayoko napipilitan kang gawin dahil sa akala mo'y ganun ako kahayok sa laman. Uy, hindi ah. Ikaw kayang una nang halik dyan. Ibig sabihin, ikaw unang may intention na gawin natin ang bagay na yon. Akusasyon ni Krisa sa abogado. Gusto na lang niyang lamunin ng kama para mawala sa harapan ni Nick. Tinuloy ko lang dahil naputol. Kanina tapos ganyan pang iniisip mo sa akin. Grabe ka ha. Bahala ka nga dyan. Makatulog na nga ng bukas ng umaga, meron pa akong muta. Padabog na umakyat ng kama si Chris at nagtalukbong ng pumot upang pagtakpan ang pagkapahiya. Hindi naman mapigil ni Nika muli pang mapangiti sa reaksyon ng dalagang halatang nabiti na kagaya niya. Pero may takot at daga sa dibdib na ituloy nila. Bahagyang nalungkot doon si Nick, ngunit hindi niya na ipinakita pa kay Krisa. Sobrang busy siya at pagod na pagod ng ilang araw at nang dahil kay Krisa na nandito ngayon sa tabi ay hindi niya na yun maramdaman. Marahil ay dahil sobrang attracted siya sa dalaga, kaya parang napalis ang kanyang pagod sa presensya lang nito. Hindi niya naman talaga intensyon na may mangyari sa kanilang dalawa. Bugbog pang katawan niya sa pagod at paniguradong hindi bigay todong magiging performance niya kung sakali lang naman iyon. Dadaling ko lang ang first aid kit sa labas. Matutulog na rin ako pagkatapos. Anunsyo ni Nika at hindi niya tinatanong ni Krisa. Napigil ng hininga sa loob ng kumot. Pagkaraning ilang sandali bumalik si Nick sa silid. Inaasahan na hindi Krisa dahil kwarto niya yon. Alangan itong mag-adjust sa guest room matutulog dahil lang hindi sa kanya. Good night, Chris. Sambit ni Nick habang umaakyat sa ibabaw ng kama. Hindi sana si Nick na may katabing matulog sa higaan. Kung kaya naman parang hindi niya maramdaman na may ibang nalalang sa kama, hinila niyang katawan ng dalaga palapit sa kanya upang yakapin na parang una na katabi niyang matulog. Pinagsalikop niya pa ang isa nilang palad. Sa ginawang yun ni Nick ay hindi na makagalawang dalaga na ngayon ay nakakulong sa mga braso ng binatang animoy bakal na nakayakap sa kanya. Minabuti na lang niyang kalmahin ang sarili at ipikit ang kanyang mga mata. Ang buong akala ni Chris ay hindi na siya makakatulog sa ingay ng tuloy-tuloy na salita ng tibok ng kanilang mga puso. Kabaliktaran ang nangyari doon. Hindi nagtagal ay nakatulog siya sa pakaramdam na sobrang komportable niya sa yakap ng mga bisig ni Nick Bentacourt. Nang magising ang dalaga, kinabukasan ay alas 8 na ng umaga. Nakahawi mga kortina na silid kung saan natatanaw na sa labas ang maliwanag na paligid. Bigla siyang umpo sa gilid ng kama kahit hindi pa nakakapag-adjust. Sa liwanag ang kanyang mga mata, nang maalalang wala nga pala siya sa kanyang silid at nanulugan siya sa penthouse ni Nick. Nakita niyang malabong imahe ng binata na nakatayo sa harapan ng whole body sa salamin. Sinisipat ang kanyang sarili doon. Base sa amoy ng after shower gel nito, tumutulong tubig sa tips ng kanyang buhok ay ito ang maligo. Abalang kanyang mga matang maayos na itinatali sa leg ang bagong suot niyang kurbata. Madilim na kulay asul ang plain polo long sleeve shirt na suot niya na may partner na kulay abong pantalon. Mature at gwapo na naman ito sa mga mata ng dalagang umaga pa lang ay agad busog na. Good morning, Chris. Masiglang bati ni Nick sa kanya nang makita sa gilid ng kanyang mga mata na nagising ng bisita. Aalis lang ako saglit. Nakahanda ng breakfast sa kusina. Kumain ka na muna bago ka umuwi ng bahay niyo. Huwag kang aalis ng bahay. Mag-impake ka na rin ng ilang mga gamit at susunduin kita doon mamayang gabi. Ha? Blankong sagot niya na pinoproseso pa kung anong ibig sabihin ng binata sa kanya. Huwag na. Pupunta na lang ako dito kapag sinabi mo kailangan mo na kasama. Hindi, Chris. Seryoso at may din itong pagsalungat sa kanyang sinabi. It's more convenient for you to live here with me. Solo lang naman ako dito. Malaki rin ang bahay ko. Desisyon na ni Nick ang bumuo habang naliligo siya ng umagang yon. Hindi niya na sinanggunin ang dalaga dahil malamang itatanggi ito gaya ng ginagawa niya ngayon. Alam naman niyang wala siyang long label. Pero paano niya ba yun bibigyan kung hindi naman magandang naging simula ng unang pagkikita nila ng dalaga? Busy rin siyang tao at may hirap para sa kanya kung pagkatapos ng kanyang trabaho, kung saan saan niya pa ito hahanapin at hahagilapin. Masyado malaki rin ang penthouse niya para sa kanya kaya walang dapat na kailang ipag-alala ang dalaga. Hindi naman siguro masamang hilingin na tumirang dalaga kasama siya bilang kapalit ng pagtulong niya sa ama nito kung yun naman ang iisipin ng babae.
Isa pa ang isang dahilan niya ay para mabantayan niya rin ito dahil paniguradong magiging mainit ito sa mga mata ni Alex na alam niyang may pagnanasa pa. Sige, parang agos ng tubig na muli na namang pagpayag doon ni Krisa. Kung para kay Nick ay pagtanaw yon ng utang na loob. Kaya pumayag siya, taliwas yun sa dalaga. Naging escaping reasons niya yun at excuse yun para hindi malaman ng kanyang madrasta na wala na siyang trabaho sa music center. Dito siya sa penthouse muna ni Nick magkukublipan samantala. Napalingon na sa may pintuan si Krisa nang makarinig ng ingay sa labas na parang may gumagamit ng vacuum panglinis ng bahay. Bahagyang nagulat doon ng dalaga nang alam ay isilang dahil wala ng binatang naroon. Kasabay na ninote sa kanyang ilong ang aroma ng mabangong almusal na nagpakalam ng kanyang sikmura. Hindi nakaligtas yun sa paningin ni Nick na kanina pa sinisipat ang itsura ni Krisa ng palihim. Ah, si Manang Esperanza yon, yung maid ko. Pumupunta siya dito araw-araw at nananatili ng 4 oras tuwing umaga para maghanda ng almusal at maglinis na rin ang bahay. Huwag kang mag-alala, hindi naman ito makakaapekto sa normal mong buhay kapag nakatira ka na dito. Mabait yun si Manang. Paniguradang magkakasundo kayong dalawa. Marahang tumango lang si Krisa. Bumango na siya sa kama at kahit na hindi pa man naghihilamos ng mukha, humakbang na siya palapit kay Nick. Inagaw niya sa kami nito ang necktie at tinulungan niya itali yun sa kanyang leeg. Hindi naman nakapalag doon si Nick. Sa dami ng babaeng nakilala niya, ito lamang ang nagkusang gawin yun sa kanya. Nung kayo pa ni Alex, palagi mo rin ba siyang tinutulungan na magsuot ng necktie? Natigilan si Krisa sa kanyang ginagawa. Bakas kasi ang selos ni Nick sa boses, uguni-guni niya lang ang bagay na yon dahil masyado lang siyang assuming. Lumunok siya ng laway. Sa totoo lang, niminsan hindi niya pa nagawang suotan ng necktie ang dating nobyo. Ang ama niya ang madalas niyang tinutulungang itali ang kurbata kaya sanay siya. Huwag mo ngang mabanggit-banggit ang pangalan niya. Nakakasira ng araw. Sa halip na sagutin ang tanong ni Nick ay itong sinabi niya na tunog nagpo-protesta na may pag-ikot pa ng mga mata. Bakas ang pagkamuhi. Nick, pwede ba yon? Kumukulo kagad ang dugo ko sa pangalan pa lang niya. Patuloy ng dalaga sa ginagawa niya. Hindi na nagsalita pa doon si Nick. Tinuro na lang ang paper bag na nasa bedside na table. Pinabili ko yan sa aking secretary kaninang madaling araw. Bukod sa mga damit, meron ding isang set ng underwear. Siguro naman kasya na sa yung size na napili ko. Nag-aapoy na naman sa hiya ang mukha ni Krisa. Ayaw niyang isipin ko anong iniisip ng secretary ni Nick habang binibilan siya ng mga gamit na yon. Sa reaksyon na yon ay bahagyang kinurot ni Nick ang kanyang pisngi dahilan para mag-angat siya ng tingin dito. Nahihiya ka na naman ba? Ano ka ba, Chris? Wala kang dapat na ikahiya. Mula sa araw na ito, itanggalin mo na ang hiyang nararamdaman mo. Eh kasi naman, sige na, alis na ako. Late na ako at malilate na ako sa appointment ko. Pagkatapos na sabihin yun ay lumabas na siya ng kwarto. Sinundan lang siya ng tingin ng dalaga. Sabay buntong hininga. Iniisip kung bakit hindi mo lang ito yumakap bago umalis. Bakit niya naman gagawin yun? Wala kayong relasyon. Saway niya sa kanyang sarili. Namula na ang mukha ni Krisa at dinala ng mga damit sa banyo para mabilis na maligo at magpalit. Tamang-tamang mga damit sa kanya na parang sinukat lang at kahit ang size na underwear. Nang maisip niya na ito ang sukat na ibinigay ni Nick sa sekretary ay mas lalo siyang nakaramdam ng hiya. Normal naman siguro yun. Ang weird lang kasi nawala man lang silang relasyon tapos binibilhan siya. Nagiging assuming na naman siya. Ano ba yan? Sobrang nakakahiya. May mukha pa ba akong iyaharap sa kanila? Sa mahabang dining table ay tahimik na umiinom ng kape si Nick habang nagbabasa ng financial morning newspaper. Bilang karagdagan sa law firm, meron siyang iba pang mga negosyo. Ngunit karamihan sa mga ito ay pinamamahalaan ng mga professional na grupo at hindi nangangailangan ng marami niyang oras. Binabalitaan lang siya naman ngayon kapag mayroong problema. Panatag na panatag rin siya sa pasok ng profits niya dito sa kanya. Lumabas si Krisa sa kwarto at tinalunton ang daan patungo ng kusina. Bahagya siyang nagulat na makitang nasa dining table pa rin si Nick. Ang sabi nito kanina ay aalis na siya. Ginugood time lang ba siya nito upang wag siyang mailang na magbihis ng damit? Akala ko nakaalis ka na. Uubusin ko lang itong tasa ng kape. Maupo ka na at kumain. Tumingin pa si Nick ng matagal sa mukha ni Krisa na hindi napigilan na sariling mapabulong kung gaano kaganda ang dalaga sa paningin niya ng mga sandaling iyon.